Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Sinampahan na ng kaso ang San Miguel Corporation subsidiary Excellent Energy Resources Incorporated, Linsfield Corporation or SMCEERI at Atlantic Gulf and Pacific Company or AGNP Lins sa Environmental Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources or EMBDNR ng mga lokal na stakeholders at mga advocate sa pamamuno ng #ProtectBIP Verde Island Passage, buklura ng mga mangingisda sa Batangas BMB, Caritas Philippines at SEED, Center for Energy, Ecology and Development, dahil sa mga environmental violations hinggil sa pagtatayo o construction ng liquefied natural gas or LNG import terminal facility at 1.7 gigawatt LNG power plant sa Batangas City. May tatlong pangunahing paglabag ayon sa naisang pangkaso laban sa SMCEERI at AGNP Lins. Una, ito ay ang kawalan at hindi pagkuha ng permiso o walang coconut tree cutting permit mula sa Philippine Coconut Authority or PCA. Ikalawa, hindi pagkuha ng kaukulang tree cutting permits mula sa DENR at kawalan ng land conversion order mula sa Department of Agrarian Reform or DAR, na kung saan ay siyang matibay na batayan upang mapulang visa at makansela ang Environmental Compliance Certificate or ECC para sa nasabing proyekto. Kaugnay nito, ang DAR ay nagpalabas na ng cease and desist order laban sa SMCEERI at AGNP Lins noong pang ikawalo ng Agosto taong kasalukuyan dahil sa nasabing violations. Ang mga nabanggit na kumpanya, ang pangunahing halimbawang maaring maiugnay sa warning ng kagalang-galang Papa Francisco patungkol sa profits at the expense of the environment. Ang nasabing mga proyekto ay lubos na nagpapayaman sa mga dayuhang investors habang kapalit nito ay iba yung kahirapan ng mga mangisda sa pamayanan at iba pang umaasa sa karagatan at kalikasan ayon kay Father Garrigues, lead convener ng #ProtectBIP. Batay naman sa pahayag ni Jerry Rances, Executive Director ng SEED at co-convener ng #ProtectBIP, hindi umano natin kailangan ang gas para sa kuryente. Anya, mas lalo lamang nitong patataasin ang singil ng konsumo sa kuryente at lalo pa nitong lalasunin at ilalagay sa peligro ang kalikasan at ang Verde Island Passage kasama ang pagkain, hanap buhay at kagandahan ng kalikasan nito. Walang dahilan upang maging tama ang mali. Kung kaya iisa lang ang panawagan ng #ProtectBIP sa DENR, kailangan na nitong ikansela o mapawalang visa ang mga ECCs ng mga nasabing kumpanya upang mapigilan ang pagkasira ng Verde Island Passage. Nauna nang naihain ang usapin ng nasabing grupo sa kanilang dialogo kay Gilbert Gonzales, ang OIC Assistant Secretary for Field Operations sa Luzon at Visayas ng DENR, na nangakong i-endorso ang nasabing reklamo sa DENR EMB as urgent. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.